Hi guys, Standards and Child here, and for today's video I will show you how to change your Aerox rear shocks. So for my case, if you've been following this channel for quite a while, mapapansin niyo na yung Aerox ko is a 2017 model which has the thinner springs for the rear shocks. But then Yamaha addressed the issue and made some changes with the shocks for the 2018 model. So kung mapapansin ninyo, mas makapal na yung spring niya, and I'm not sure, pero pag tinignan ko yung diameter ng springs are different. Mas makapal yung 2018 kaysa kay 2017. So sabi nila kasi magpalit ng shocks para mas maganda yung rebound, yung bounce. So I'm not the type of person na kailangan ko bumili agad ng mamahalin, let's say yung mga Olins. Wala akong pambili nun eh. So since in-address naman ni Yamaha na may issue yung springs ng 2017 Aerox, and sadly hindi nila pina-recall for upgrade or change ng springs. So ang ginawa ko na lang is naghanap ako ng mga nagpalit. So I got mine for like 500 pesos only for the pair. So since medyo nagamit na siya, although hindi pa naman ganun ka sira yung spring, actually presentable pa siya nung nakuha ko. Yun nga lang kasi may mga tama, I mean minor scratches lang dun sa paint. So nung pagkakuha ko, nag-spray lang ako ng paint to make it more presentable, and then ito na siya. So panoorin niyo na lang kung paano kinabit, and this tutorial will also show you how to change your shocks even if you are using a different one. So these are the tools that you'll be needing for this DIY, and bago natin umpisahan tong DIY, make sure na naka-center stand yung motorsiklo natin, kasi pag naka-side stand, hindi naka-elevate yung gulong sa likod. So start off with the right spring. And kaya natin dito inumpisahan para makita natin kung mahaba ba masyado yung bolt sa baba, kung tatama sa muffler. And dito sa video na to, makikita natin na tatama siya. See, hindi natin mahuhugot yung bolt sa baba. So for this to be removed, kailangan natin, hindi naman totally kailangan tanggalin yung muffler, pero ang kaya natin gawin is to unscrew them para mausog natin kahit a few inches to the side para lang matanggal yung bolt. Ayan, di ba nakita nyo? Kung mapapansin nyo, inusuko lang na siya ng konti, and then pwede na siya tanggalin. And after that, you can just pull out your springs or your shocks. So hindi natin tatanggalin yung shocks ng sabay, isa-isa lang. So realign uli natin yung shocks, and make sure na malinis yung pagkakabitan uli natin. So make sure na pag binalik, i-lock natin mabuti yung taas and yung baba. Then ibalik ulit natin yung mga bolt ng muffler natin, kasi baka mamaya makalimutan natin, i-lock na natin ngayon. So sa kabilang side naman, ganun din, unscrew muna natin ulit. Using the same tools, yun pa rin, hindi naman sila magkaiba ng sukat. So usually itong left side yung pinakamahirap linisin pag nag-bike wash tayo. So since natanggalan natin yung spring dito sa left side, try nyo na rin pagpagan yung likod ng airbox or ng crankcase, di ba? Sayang naman kasi, so linisin nyo na rin. And I forgot to mention earlier, pwede nyo rin lagyan ng grasa yung pinagsushutan ng bolt, para kahit papano, hindi naman bakal sa bakal yung friction ng movement ng springs.
So balik na natin sila uli. Make sure na mahigpit. And yan, tapos na tayo. Naikabit na natin yung 2018 stock springs or stock shocks ng Aerox. So, nakita niyo na kung paano ko siya kinabit. And upon testing, unang mount ko pa lang sa kanya, iba na yung rebound niya. So, hindi siya ganun katalbog, unlike dun sa first shock in 2017. So, nung pagka-mount ko dun sa 2018 na shock, mas okay na siya. Hindi siya ganun lumubog. So, mas stiffer, mas okay yun para sa akin. And I think, hindi mo na masyadong ramdam ngayon yung mga lubak. So, abang-abang muna mga kagulong. Always stay dry and ride safe.